Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, good afternoon po, Kuya Popoy at Ate Bea. Good afternoon din po sa mga followers and listeners na nakikinig sa inyo ngayon. Ako nga po pala si Cheska, 15 years old at grade 9 student dito sa Laguna. Mahihiyain po talaga ako sa personal at bihira nagkukwento sa ibang tao. Kapag nga po may handaan sa bahay, hindi po ako lumalabas at nakikihalubilo sa kanila. Tahimik lang din ako kapag kasama yung iba kong kamag-anak. Ako na po kasi yung pinakabunso sa mga magpipinsan. Both sides ni na mama at papa. At dahil nga po ako na lang yung bata sa amin, madalas cellphone ang hawak ko. Naglalaro po ako ng mga online games o di naman kaya ay nagbababad sa social media. At pinakamadalas ko pong tambayan ngayon ang TikTok. Noong una, gumawa lang talaga ako ng account para makanood ng ibang TikTok videos. Pero dahil nakakaaliw yung mga napapanood ko, trinay ko na pong gayahin. Hanggang sa isang araw, nagulat na lang ako na may 500 likes na po yung isa kong video na nagpapakyut. Dito na po ako mas naengganyo na gumawa ng iba pang mga videos. Nga, Cheska. Gina naman si mama kay kuya kasi umuwi na namang lasing. Tapos, syempre, pagkarating ni kuya sa bahay, bunganga na ni mama yung sumalubong. Meron pala kasing anutangan tong si kuya at si mama ang sinisingil. Cheska! Ano ba? Nakikinig ka pa sa kwento ko? Ano? Oo naman, syempre. Oo daw. Bakit puro, sagot mo dyan? Gawa mo dyan? Wala, may binabasa lang. Weh, open mo nga cam mo kung totoo. Video call nga tayo, dali! Hay naku, Nessie. Laki talaga ng trust issue mo eh, no? O siya, sige na. Ayan. Naka-open na yung camera ko, ah. Teka, ilalagay ko lang sa cellphone stand tong phone ko. Ayan, ayos na? Nakikita mo na ako? Oo. Asan yung binabasa mo? Di ito po, nasa laptop ko. Teka, bago ba yung laptop mo? Hindi ah, bigay lang to nung isa kong pinsan. Nabanggit kasi ni mama sa kanya na nasira na yung laptop ko, kaya eto, binigay na sa akin yung luma niya. Nahihiya nga ako eh. Ha? Bakit naman? Ayaw mo nun, may laptop ka na? Hindi naman. Ayoko lang na nakukwento ni mama yung mga ganun sa mga kamag-anak namin. Baka isipin nila nang hihingi kami o ako eh, hindi naman kami close. Cheska, ikaw talaga? Una sa lahat, okay lang yun. Mga pinsan mo naman yun eh. Tsaka kusa naman yung binigay sa'yo, kaya magpasalamat ka na lang. Ganun na nga ginawa ko. Tinawagan mo ba? Ha? Hindi no. Di nga kami nagkakausap sa personal nun eh. Nag-send lang ako ng message tapos nung nag-welcome siya, nag-heart react na lang ako. Pero minsan, try mo rin mga musta o mag-react sa mga post nila. Nahihiya nga ako. Ano ka ba? Labanan mo nga yung hiya mo. Mga kamag-anak mo naman yun eh. Paano ka magiging close sa kanila kung hindi mo sila kakausapin? Tsaka na siguro. Kakaiba ka talaga. Ma-upload ng video sa SOCMED pero mahiyain sa personal. Nangaasar ka na naman. Ay, speaking of, parang tatlong araw ka nang walang bagong video ah. Stalker yarn. Baliw, napansin ko lang naman. Hindi kasi, naging busy lang ako. Kasi alam mo na, ang babait ng mga kagroup ko doon sa research natin. Sina Angelo. Naku, ikabaliktaran ng pangalan niya yung ugali niya eh. Oo nga eh. Hinati-hati na namin yung part ng research tapos hindi niya ginawa yung part niya. Last minute na namin nalaman. Kaya ikaw na naman ang nag-gram. Wala naman akong choice. May choice ka, no? Isumbong mo kay ma'am. Ha? Ayoko nga. Kaya ka inaabuso ng mga kagroup mo eh. Ang bait mo kasi. Hayaan mo na. Ang mahalaga na i-email na rin namin kay ma'am yung project. Ano kaya kung gumawa ka ng content tapos paringgan mo si Angelo?
May mga nagtitrending na ganung videos, di ba? Dali, gayahin mo yun! Naku, ikaw talaga! Pero sa bagay, pwede rin, no? Hindi ko naman follower yun, eh. Nax, ikaw na ang famous! 1,500 followers! Road to 2K na to! Huwag mo akong kalimutan, friend, ha? Kapag sikat na sikat ka na, Baliw. Oh, teka. Nessie, may notification ako. Check ko lang, ha? Off ko muna yung cam natin, pero ilaloudspeaker kita. Sige lang. Sino naman kaya to? Sinong-sino? Ano ba yung tinitignan mo? Ah, hindi. May user kasi na nag-follow sa akin, then sunod-sunod na nilalike yung mga videos ko. Oh, talaga? Sino ba yan? Ewan ko. Ay, teka. Nag-post ng comment. Basahin ko lang, ha? Hi, Miss Jessica. Buo na po ang araw ko kapag nakikita ko ang videos mo. Keep safe always. Ay! Sino yan? Sino yan? Stalk natin dali. Baka si Mr. Right na yan. Anong Mr. Right? Eh, malay mo, troll. Anong troll? Politiko ka ba para dayuhin ang troll? Dali na, i-open mo na yung account niya. Tapos, screen share mo para makita ko na rin. Ay, una. Teka lang. Oh, ayan. Nakikita mo na? Oo, okay na. O, dali. Check natin yung profile. Mainipin ka talaga eh, no? Jerome 98765? Ay, nako! Username pa lang halatang fake account eh. Tingnan mo, ni profile picture wala at wala ring video? Eh, malay mo naman, second account niya yan. At malay mo rin naman, 93 lang. Ikaw talaga? Alam ko na, replyan mo yung comment niya sa'yo. Ha? Ayoko nga. Ito naman, no, ang KJ. Magre-reply lang eh. Sabihin mo lang, thank you and keep safe din. Baliw ka talaga? Ay, may Jerome 98765 na siya. Cheska, anak, bumaba ka na dyan. Kakain na. Oy, Nessie, tinatawag na ako ni Mama. Kakain na raw kami. Oo na, sige na. Basta replyan mo yung comment, ha? Bye! Kuya Popoy at Ate Bea, sa pangungulit nga po ng kaibigan kong si Nessie ay nireplyan ko ang comment ni user Jerome 98765. Pero pagkatapos nun ay hindi na po siya nagreply sa akin. May iba rin naman po akong followers na nagko-comment at nagsishare ng mga videos ko pero madalas nilalike ko lang po. Hanggang isang araw, nakareceive na naman ako ng message mula sa user na yon. Nakikipagkaibigan po siya at sinabi niya sa akin na matagal na raw niya akong fina-follow. Pero na-hack daw yung account niya at hindi na niya na-recover. Kaya gumawa daw siya ng bagong account para makausap ako. Minsan nire-replyan ko siya pero madalas hindi. Hindi ko rin po kasi alam ang isasagot sa mga chat niya. Kapag naman nagko-comment siya sa mga videos ko, madalas, nilalike ko lang. Pero kahit madalas hindi ko siya napapansin, palagi pa rin po siyang nagsusupport sa mga content ko. Until one day, in-add niya ako sa Facebook. Doon ko nakita yung profile niya at mukha naman po siyang matino. Naging friends kami at madalas na siyang mag-chat gamit ang Messenger. Tumatawag rin po siya minsan pero hindi ko po sinasagot dahil nahihiya ako. Ay, kakapagod talaga mag-modules. Inabot na ako ng gabi. Makapag-browse nga muna sa Facebook. Oh, si Jerome nag-message na naman. Mabasa nga. Hi, Cheska. Good evening po. Kamusta po? Wala naman akong maisasagot sa pangangamusta niya. Mamaya ko na lang siya babalikan. Nakakatuwa naman tong sayaw na to. Masend nga kay Nessie. Nessie, gising ka pa ba? Check mo tong vid tapos sayawin natin. Haha. Tulog na yata to si Nessie, di na nag-reply ah. Ay,
Sigurado na yata reply niya. Ah, si Jerome na naman. Hi ulit, Cheska. May dumaan na shooting star kaya nag-wish ako. Mareplyan na nga to. Anong winish mo? Ang bilis naman mag-reply na to. Uy! Mukhang effective wish ko ah. Sabi ko, sana mag-reply ka na at sana sagutin mo rin call ko. Haha! Kulit talaga nito ah. Mareplyan na nga lang ng thumbs up. Ang bilis naman nito mag-message. Open ko na nga. Thumbs up? So, okay lang na tawagan kita? Yes! Thank you, shooting star! Ang kulit. Ah, tumawag na nga. Pagbigyan ko na nga. Minsan lang naman eh. Hello? 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 Cheska? Nandyan ka ba? Hello? Inimatay ka na ba? Tatawag na ba akong ambulansya? Hello? Ambulansya? May bigas pa kayo? Ay, salamat. Narinig ko rin tawa mo. Corny mo kasi. Okay lang, corny. At least napatawa kita. Ay, thank you nga pala at sinagot mo yung call ko for the very first time. Ang kulit mo kasi. Pati shooting star, dinamay mo pa. Feeling ko may dumaan na shooting star eh. Basta nung nakita kong may gumuhit sa langit, nag-wish na ako agad. Oh, di ba? Effective? Ay, nga pala. Thank you sa pag-accept sa akin sa Facebook, ha. Akala ko talaga, hindi mo ko papansinin eh. Eh, paano? Username mo pa lang parang fake account na. Uy, hindi ah. May reason talaga yung username ko na yun, no? Talaga? Ano namang magiging reason mo sa Jerome98765? Yung 98, birthday ko yun. September 8. Yung 7 naman, favorite number ko. Tapos, yung 65, birthday ni Mama. June 5. Oh, talaga? Oo nga. Stalk mo kasi yung Facebook ko para malaman mo na birthday ko talaga yan. Gusto mo tawagin ko pa si Mama eh, para maniwala ka. Oo na, naniniwala na ako. Sana pati birthday ng tatay mo, sinama mo na rin sa username mo. Ayoko. Bakit? Uy, interested siya. Ha? Hindi ah. Tama na nga to. Bye na. Wait. Ito naman, hindi mabiro. Wala na kasi si Papa. Ha? Paano wala na? As in, nasa heaven na? Curious talaga siya eh, no? Ayoko na nga! Pinagluloko mo na ako eh! Hindi ah. Pinatatawa lang kita. Ang totoo talaga, sumakabilang bahay na si Papa. Sumama doon sa babaeng nakilala niya sa abroad. Tapos, hindi na kami binalikan ni Mama. Magko-comment sana ako, pero baka niloloko mo na naman ako eh. Hindi na nga. Totoo na yung sinasabi ko. Promise. Ah, ibig mong sabihin hanggang ngayon, hindi na niya kayo kinakausap? Hindi na. Tsaka, ang tagal-tagal na rin nun. 5 years old pa lang ako, iniwan na kami ni Papa. Ngayon, 16 na ako. Masaya naman kami ni Mama kahit kaming dalawa lang. Ah, wala ka palang kapatid? Meron. Sana. Ha? Huh? Paanong meron sana? Kasi nung iniwan ni Papa si Mama, buntis daw siya nun. Kaya lang sa sobrang stress ni Mama, ayun, nalaglag yung baby. Sorry ah. Okay lang. Matagal na yun.
Galit ka ba sa papa mo? Ewan ko. Hindi ko alam. Pero, ayaw ko na lang muna siya makita. Basta, ang gusto ko, maging engineer para mabigyan ko ng maraming pera si mama para makapagpahinga na rin siya sa pagtatrabaho. Ah. Boring na ba yung kwento ko? Hindi ah. Natutuwa nga ako eh. Akala ko kasi puro biro ka lang. May malalim ka palang pinaghuhugutan. Di ba ganun daw yun? Kung sino daw yung Joker, siya daw yung maraming pinagdadaanan. Oo nga daw. Oh, ikaw naman magkwento. Ha? Ako? Eh, wala naman akong kwento. Wala daw. Meron yan for sure. Wala nga. Sige. Magtatanong na lang ako. Bakit pala hindi ka nag-upload ng video mo na kumakanta? Eh, ang ganda naman ng boses mo. Ha? Paano mo naman nasabi? Wala. May nakita lang ako sa videos mo sa Facebook. Matagal mo na yatang na-upload yun. Nag-ukulele ka pa nga eh. Stalker ka talaga. Hindi ah. Chine ko lang. Pero yun, seryoso. Mag-upload ka ng mga ganung mong vids, for sure maraming matutuwa sa'yo. Galing mo kumanta eh. Eh, nahihiya ako eh. Huwag kang mahiya, ano ka ba? Kapag may talent, i-share, huwag mo i-hide. Pag in-upload mo yan ako ang magiging number one supporter mo. Maniwala. Oo nga, promise yan. Eh, ikaw ba? May talent ka rin sa pagkanta? Meron, syempre. Hindi ko nga kumanta eh. Eh, yung tono lang, walang hilig sa akin. Ang kulit mo talaga. Kuya Popoy at Ate Bea, hindi ko na malaya na inabot na kami ng madaling araw sa pagkukwentuhan ni Jerome. Nalaman ko na pareho kaming solong anak. Although, ang alam niya may kapatid siya sa side ng papa niya, pero hindi pa niya nami-meet. Taga Quezon City siya, pero nakapunta na daw siya ng Laguna dahil may kamag-anak daw yung mother side niya dito. Nagbiro pa nga siya na kung walang pandemic, bibisitahin niya ako dahil malapit lang daw pala yung lugar ko sa lugar nila. Masaya akong kausap siya dahil sa kakulitan niya. Simula nung unang beses na tumawag siya sa akin, mas dumalas na yung pag-chat namin at madalas ko na rin sagutin yung mga phone calls niya. In-encourage niya ako na mag-upload ng video na kumakanta. At ang dami ang nag-view at nag-like. Natuwa rin ako kaya sunod-sunod yung pag-upload ko. Pero isang araw, may nang babash sa akin sa comment section. Siyempre nasaktan ako pero pinagtanggol ako ni Jerome. Dito ko siya mas na-appreciate. Mabait at mukhang mapagkakatiwalaan si Jerome. Si Jessica, anong sagot mo sa item 7? Patingin nga paano mo si Noel. Oh, ayan, ganyan. Ang hirap naman yan. Ano ba yan? Masakit talaga sa ulo kapag math. Pwede ba magpahinga muna tayo kagagawa ng assignment? Pahinga na naman. Kakapahinga lang natin ah. Ay, nakakapagod eh. Mag-online muna tayo. Ikaw talaga? Baka mamaya paggalitan ka ng papa mo kapag nalaman niyang hindi mo natapos tong assignment. Okay lang yun, no? Pag hindi natin natapos yung assignment at research ngayon, eh di babalik pa ulit ako dito sa inyo bukas. Ayaw mo nun, may kasama ka? Jesus! Ang sabihin mo, hindi mo matiis na walang internet. Actually, isa rin yan sa dahilan. Kakainis naman kasi ang tagal-tagal ibalik tong internet namin eh nagbayad naman na si mama. Anyways, tignan mo tong kanta ni Moira, gayahin mo dali. Kayang-kaya mo to. Ah, oo, nakita ko nga yan.
Sabi din ni Jerome, kantahin ko nga raw eh. Ay, Jerome na naman. Kayo na, no? Huy, ano ba? Tumigil ka nga. Marinig ka ni Mama eh. Pero crush mo. Ha? Hindi, no? Eh bakit yung pinost niyang video naka-video call ka, kilig na kilig ka? For content lang yun, no? May ginaya lang kami na trending video. Kaya yun, kunwari, kinikilig ako, ganun. Kunwari daw, if I know, crush mo na rin yun. Kung sa bagay, hindi naman mahirap maging crush si Jerome. Bukod sa cute na, ang galing pa pumorma, tapos parang knight in shining armor kung ipagtanggol ka sa mga bashers. Ay! Hoy, Nessie! Tumigil ka na nga! Ikaw yata may crush dun eh. O, eh paano kung crush ko nga, ibibigay mo na sa akin? Bakit nagpapaalam ka sa akin? Di naman kami ah. Eh di, sa kanya mo sabihin. Eh bakit nalaki butas ng ilong mo? Uy, nagseselos! Hindi daw, pero nagugalit. Hindi nga! Pero Cheska, bagay kayo ni Jerome. Nababasa mo ba yung mga comment dun sa video nyo? Oo. Ay, di kilig na kilig ka. Ha? Ewan. Alam ko naman kasing for content lang yung ginagawa namin. Kahit tinutokso na kami, ayoko naman mag-assume, no? Diyos ko, girl. Mag-assume ka na. Hindi mo ba napapansin yung mga tingin niya sa'yo? Grabe ang lagkit, oh. Kung ice cream ka nga, tunaw ka na eh. Eh kasi nga, ganun yung peg nung ginagaya naming video. Ewan ko sa'yo, ang nega mo. Basta ako, solid Jerome. Oh, sunod-sunod notifications mo ah. Oo nga, may mga nagme-mention sa akin eh. Teka, check ko nga. Oh, profile yan ni Jerome ah. May bago siyang upload na video. Kay mo, dali. Hi crush. Sana magustuhan mo tong kantang to kahit sablay ko sa tono. Nasa'yo na ang lahat, minamahal kita pagkat. Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko. Nasa'yo na ang lahat, nasa'yo na ang lahat. Ay! Ang haba ng hair! Katrinyante! Nasa'yo na ang lahat! Hoy! Ang ingay mo talaga! Kumakanta lang yung tao, no? Girl! Ano ba? Hindi pa ba obvious? Para sa'yo yung kanta niya! Ay! Magkakajawa na yung best friend ko! Hoy! Huwag ka ngang maingay! Pag ikaw talaga narinig ni Mama at inakyat tayo dito sa kwarto, tapos yung kaayin mo dyan. Oo na. Buti pa mag-comment ka dyan sa video ni Jerome. Dali! Ano na mga iko-comment ko? Eh di sabihin mo. Ang swerte ng crush mo. Ako ba yun? Ay! Baliw. Oh, teka may tumatawag. Shucks! Si Jerome! OMG! Sagutin mo na, dali! Ano sasabihin ko? Eddie, hello! Dalian mo na, sagutin mo na, tapos i-loudspeaker mo para marinig ko. Oh na! Ito na. Teka. Hello? Jerome? Hi, Cheska. Sorry, busy ka ba? Hindi naman. Bakit ka napatawag? Wala. Ano kasi may in-upload akong video eh baka lang na-upload ka ng notifications kaka-mention sa'yo. Pasensya na ha. Ah, hindi. Okay lang. Ako nga yung nahihiya sa'yo eh. Ha? Bakit naman? Eh, syempre. Ako yung nami-mention kahit para sa iba naman talaga yung kanta mo. Ha? Hindi ah. Anong hindi? Para kanino ba kasi yung kanta mong yun? Para kay... Para sa babaeng kausap ko ngayon. Ano? Sabi ko, para sa'yo yung kantang yun. Ha? Huh? Bakit mo naman ako kakantahan ng ganun? Kasi...
Crush kita. Matagal na. Ha? Hindi mo naman kailangan sumagot ngayon. Sinabi ko lang kasi gusto ko lang malaman mo. Pero sana, huwag mo kong iwasan. Hindi naman kita iiwasan eh. Hindi ko lang in-expect. Jerome, tinatawag na ako ni Mama. Tawag ka na lang mamaya ulit, ha? Bye na muna. Ha? Oo. Sige. Okay, bye-bye. Bakit mo inin? Hindi ko na alam yung sasagot ko eh. Ikaw talaga? Ayun na eh, umamin na eh. Tapos inend mo? Gigil mo ako, girl, ha? Ay, siya basta, mamaya. Pag tumawag at nagsabing manliligaw, pumayag ka na. Eh, hindi naman yun manliligaw eh. Ikaw talaga kung ano-ano yung sinasabi mo. Bahala ka nga dyan. Nauuhaw ako sa'yo eh. Kuya Popoy at Ate Bea, kilig na kilig at kabang-kaba po ako ng mga oras na yon. Ganun pala yung pakaramdam na crush ka rin ang crush mo. Crush ko rin po si Jerome pero nahihiya lang po akong umamin sa kanya. Pero kinagabihan, tumawag po siya ulit sa akin at dito kami mas nakapag-usap ng seryoso. Sabi niya, gusto daw niya akong ligawan. Pero kung hindi para daw pwede, willing to wait naman daw po siya. Gusto lang daw niya na lagi pa rin kaming magkausap. Masaya na raw siya kapag napapangiti niya ako. At sa totoo lang, masaya rin ako. Kahit sa phone lang kami, nag-uusap. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Click tayo. Kuya Popoy at Ate Bea, pagkatapos nga pang umamin sa akin ni Jerome, naging mas madalas na po yung tawagan namin at mas naging sweet po kami sa isa't isa. Para kaming MU kahit hindi ko pa naman siya sinasagot. Ayoko din po kasing magmadali. Pero sabi naman niya po sa akin, ako lang naman daw yung nililigawan niya at seryoso daw talaga siya sa nararamdaman niya para sa akin. Siyempre, masaya po akong marinig yon galing sa kanya. Akala ko, lagi kaming magiging masaya. Pero darating talaga yung point ng misunderstanding. Bakit kaya hanggang ngayon wala pa rin chat si Jerome? Na-offend kaya siya dun sa nasabi ko kagabi? Chat ko na kaya siya. Kaya lang, baka sabihin niya ang atat ko naman. Hintayin ko na lang ba? Ay! Ano ba to? Makapag-ayos na nga lang nitong damitan ko. Okay, pagkatapos kong magtupi ng damit, magwawalis naman ako dito sa kwarto. Ano ba yan? Hindi siya mawala sa isip ko! Macheck nga profile niya, baka may bago siyang update. Wala naman siyang bagong post sa Facebook niya. Check ko nga yung iba niya Sokmed. Oh, wala rin namang bago pero... Sino to? Parang halos lahat ng video ni Jerome nilalike niya. Check ko nga profile nito. Babae? Ano-ano bang video ina-upload nito? Puro pakyut lang naman. Teka! Video ni Jerome to ah! Cute talaga ng baby ko? Bakit ganun yung caption?
At nilike pa ni Jerome. Sino ba talaga to? Close ba sila? Ano ba yan? Teka nga. Tawagan ko kaya si Jerome. Ah, hindi! Sinesin na lang tawagan ko. Tagal naman sumagot nito. Oh. Ay, salamat. Hello, Nessie? Napatawag ka, himala. Wala naman. I-encall ko na nga sana kasi hindi ka sumasagot eh. Eh, naguhugas po kasi ako ng pinggan. Hindi naman ako informed na dapat isang ring pa lang sinasagot na. Bad trip ka ba ngayon? Kasi kung oo, pwede namang i-encall ko na to. To naman, nagbibiro lang ako. Ang init ng ulo. Siguro nag-away kayo ng jowa mo, no? Jowa? Wala akong jowa, no? Oo nga pala. Wala kang jowa kasi meron kang Jerome. Ay! Ano ba yan? Huwag mo akong ngasarin ngayon. May iniisip pa nga ako eh. Bakit? Ano ba yun? Ano kasi, nito kasi mga nakaraan, medyo madalang mag-update si Jerome. Uy, namimiss! Ayoko na nga mag-share, puro ka naman panunokso eh. Sabi mo. Makinig ka kasi. So, ayun nga. Dahil di nga siya madalas mag-update, nasabihan ko siya kagabi na siguro na busy siya sa ibang babae. Ganun. O, tapos? Ayun, sabi niya, hindi daw. Ako lang daw yung gusto niya. Tapos, nagsabi na matutulog daw muna siya. Tapos, di na siya nag-chat sa'yo ngayon maghapon. Nag-good morning naman siya. Tapos, medyo tinagalan ko lang mag-reply kasi baka isipin niya, lagi kong inaantay yung chat niya. Tapos, nung nag-reply ako kanina, hindi na siya nag-reply. Hindi rin niya sinin. Uy, baka busy lang talaga. Kaso nga, may nakita ako ngayon lang. May babaeng nag-repost ng video niya, tapos na nakalagay sa caption, cute talaga ng baby ko. Tapos nilike ni Jerome. OMG! Nang 2 times si Jerome. Ha? Sa tingin mo ba ganun talaga yung ginagawa niya? Aba! Hindi natin alam, no? Unang-una, never pa naman kayo nagkita niyan. Kaya paano naman natin masasabi kung totoo lahat ng sinasabi niya sa'yo? Anong malay mo, may nililigawan pala siya sa kanila? Ha? Sa tingin mo kayang gawin sa akin ni Jerome yun? Girl, lahat posibleng mangyari. Di ba nga ang sabi, alam mo yung masakit, pinagpalit ka sa malapit. Akala ko pa naman lahat ng sinasabi niya totoo. Tapos ganyan pala yung gagawin niya. Ay, girl, huwag ka na umiyak. Hindi naman sa ginajudge ko si Jerome, ha? Pero, naiintindihan kita. Biruin mo, dati naman nagagawa niya mag-update sa'yo. Tapos ngayon, biglang naging busy. Tapos, makikita mo pang may nililike na comment ng ibang babae. Nako, girl, baka red flags na yan. Anong gagawin ko? Ikaw, bahala ka. Pwede mo siya kausapin pero i-screenshot mo na yung kukomentan nila nung babae para mahuli mo siya. O kaya, huwag mo siya kausapin hanggang siya na yung lumapit sa'yo. Hindi ko na alam. Usha, huwag ka nang umiyak. Girl, wait lang ha. Inuutusan ako ni Mami. Balikan kita maya-maya ha. Tawagan kita. Oo, sige. Bye. Iluloko nga kaya ako ni Jerome? Sakit-sakit naman. Wala naman akong makausap. Makapag-live nga. Kuya Popoy at Ate Bea, sa sobrang sama ng loob ko, nag-live ako at maraming nag-worry sa akin. Nagtatanong sila kung bakit daw ako umiiyak. Pero hindi ko sila sinagot. In-end ko rin naman po agad yung live at itinulog ko na lang yung sakit na naramdaman ko. Kinabukasan, akala ko mag-reach out na sa akin si Jerome. Pero hindi pa rin pala. Kaya nag-upload ako ng kanta habang umiiyak. Sobrang apektado po talaga ako sa nangyari sa amin ni Jerome. Kaya madalas, tulala na lang ako.
okay, class. So, remember yung mga kailangan yung i-submit, ha? Ayokong makarinig na naman na may hindi gumawa ng last minute. Okay? And also, Cheska. Cheska? Hello? Can you hear me, Cheska? Ah, yes, ma'am. Yes po. Sorry, nakamute pa po pala ako. Okay. So, yon, Cheska. Remind ko lang na as assistant leader ng group nyo, be ready with your presentation this week, ha? Yes po. Yes po, ma'am. Okay then. Thank you, class, and see you tomorrow. Bye. Ay, salamat. Natapos din. Oh, si Nancy, tumatawag. Hello? Hello, Cheska. Ano, kumusta ka ba? Ha? Okay lang, bakit? Eh, kasi kanina dun sa online class natin, parang lutang na lutang ka. Nakailang tawag pa sa'yo si ma'am bago mo siya narinig. Hindi, ano lang. Iniisip ko lang yung sa presentation namin kasi di ba nga naka-quarantine pa rin yung leader naming si Megan dahil sa COVID. Wala lang. Parang di lang ako prepared na inassign akong assistant leader. Talaga ba? Yun pa talaga yung dahilan kaya ka nagkakaganyan? Oo naman. Ang sabihin mo, lutang kakakaisip mo kay Jerome? Hindi naman. Hindi daw yung mga videos na ginagawa mo puro parinig kay Jerome. Nag-usap na ba kayo? Hindi pa naman siya nagre-reach out sa akin eh. Mag-iisang linggo na simula nung nangyari yung lahat. Ay naku, kung ako sa'yo, binablock ko na yan. Ayoko naman siyang i-block na lang ng basta. Eh kaysa naman ganyang umaasa ka na magre-reach out sa'yo kahit hindi naman ginagawa ng isa. Hindi naman ganun eh. Ay naku, basta i-block mo na yan tapos iiyak-iyak ka naman dyan. Tsaka na nga lang tayo mag-usap, Nessie. Sumasakit yung ulo ko sa'yo eh. Sige na, bye. Bakit ko ba laging naaalala si Jerome? Ay, tumatawag na naman si Nessie. Decline ko na nga. Bakit ka ba tawag ng tawag, Nessie? Cheska? Jerome? Hello? Kumusta ka na? Bakit ka ba tumawag? Gusto kitang makausap. Nakita ko kasing video mo na umiiyak. Eh, may mga nagtatanong sa akin kung ako daw ba yung reason ng pag-iyak mo. Kaya ka tumawag sa akin kasi naiinis ka na sa kakatanong sa'yo ng mga tao? Well, sorry ha. Sorry kung nakaka-istorbo ako sa'yo. Ha? Hindi naman ganun ang ibig kong sabihin, Cheska. Eh ano? Tumawag ako kasi nag-worry ako sa'yo. Ano ba nangyari? At umiiyak ka? May pinagdadaanan ka ba, Cheska? Hindi mo ba talaga alam? Hindi eh. Sorry ah. Medyo busy kasi ako nitong nakaraan. Saka ko na lang ikukwento sa'yo. Ikaw na lang muna ang mag-share ngayon. Busy ka? Saan? Dun sa baby mo? Baby? Anong baby? Eh, di ba baby ang tawagan nyo? Ano bang sinasabi mo, Cheska? Hindi ko alam yun. Hindi daw. May nakita akong babae na like ng like sa mga videos mo. Tapos nirepost niya yung video mo. May caption pa nga, ang cute talaga ng baby ko. Cheska, ganito kasi yun. Tapos ano? Hinart react mo pa? Pagsalitain mo naman ako. Ano ba bang sasabihin mo? Magde-deny ka tapos maniniwala naman ako? Alam ko wala akong karapatan na mag-demand sa'yo kasi hindi naman tayo pero Jerome, nasasaktan ako sa ginawa mo! Cheska, magpapaliwanag ako. Ilang araw mo akong hindi kinakausap tapos bigla na lang isang araw makikita ko yung mga ganun? Kung sa bagay, sino ba naman ako? Eh sa online mo lang naman ako nakilala, di ba? Mas matimbang pa rin yung kilala mo sa personal. Hindi totoo yan, Cheska. Di ba sinabi ko naman sa'yo? Seryoso ako sa'yo. At kapag pwede na ako ulit pumunta dyan sa Laguna, kapag natapos na tong pandemic na to, pupuntahan kita. Promise ko yun sa'yo, di ba? Oo, sinabi mo yan at umaasa ako na gagawin mo yan, Jerome! Pero paano pa ako maniniwala sa'yo kung sinaktan mo ko ng ganito? Mali nga kasi ang iniisip mo, Cheska. Ewan ko sa'yo, Jerome! Kung alam ko lang na ikaw yung tumatawag kanina, sana hindi ko na sinagot. Mabuti na rin siguro tong hindi pa tayo nagkikita sa personal.
At least mas madali kitang makakalimutan. Huwag mo namang sabihin yan, Cheska. Tama na, Jerome. Ayoko na. Goodbye. Tuloy-tuloy ang pagpatak ng luha ko ng mga oras na yon, Kuya Popoy at Ate Bea. Siguro para sa iba, mababaw lang yung rason ko. Pero para sa akin, masakit yun. Tumawag pa ulit si Jerome pero hindi ko na sinagot. Ayoko na siyang makausap. Nagkwento ako kay Nessie at in-advise niya ako na wag nang umasa kay Jerome. Mahirap naman talaga magtiwala sa isang tao na hindi mo naman nakikita. Ang dali-daling bigla na lang mawala. Kung yung nagkita na sa personal, nag-ghost pa, kami pa kayang never na nag-meet at sa social media lang ang connection. Oh, Cheska, anak. Gising ka na pala. Himala at kahit Sabado ang aga mong nagising. Hindi na po ako makatulog eh. Medyo mainit na rin po kasi yung panahon. Oh, siya. Maghilamos ka na at kumain ka na, ha? Opo. At siya nga pala. Kahapon, galing ako sa barangay. Ang sabi, may schedule na raw ng vaccination para sa age bracket ninyo. Ah, talaga po. Sige po. Tanungin mo na si Nessie kung gusto niya na ring sumabay para magkasama na kayo magpabakuna. Sige po, tatawagan ko po siya mamaya. O siya, pagkatapos mong kumain, hugasan mo yung kinainan mo at magwalis-walis ka rin dito, ha? Sasaglit lang ako sa palengke. Ah, sige po, ma. O siya, aalis na ako. Bahala ka na dyan. Opo, ma. Ano kayo niluto ni mama? Ayun, corned beef, paborito ko. Makapagsandok na ng kanin at makakain na. Sarap talaga nito. Si mama siguro yung kumakatok. May nalimutan na naman siguro to. Good morning po. Dito po ba nakatira si Cheska? Ay, opo. Ako po yung kuya. Bakit po? Ikaw pala yung sinasabi ng pinsan ko. Ha? Huh? Sinong pinsan? Wala. Yung nga pala, may nagpapadala sa'yo nitong bulaklak tsaka milk tea. Ha? Huh? Kanina po ba galing yan? Basta. Alam mo na raw kung sino. Salamat. Ay, nga pala. May pinapasabi rin pala siya. Ha? Huh? Sino po mang siya? At anong pinapasabi niya? Sorry na daw. Pansinin mo na raw siya. O siya, una na ako. Bakit ba kasi walang note tong flowers at milk tea? Pero kahit wala, bakit parang alam ko na kung kanino galing to? Ah, hindi. Imposible to. Imposible naman kay Jerome galing to eh. Ah! Alam ko na! Baka pinaprank ako ni Nessie dahil alam niya yung pinagdadaanan ko. Pero, bakit naman siya gagastos pa para lang iprank ako? Ay! Ano ba yan? Tawagan ko na kaya si Jerome. Ah, hindi. Dapat hindi ko na siya iniisip eh. Gulat naman ako. Sino ba itong tumatawag? Ay! Si Jerome. Sagutin ko nga. Hello? Hello, Cheska. Good morning. Good morning din. Tatanong ko lang kung nabigay ba sa'yo ng pinsan ko yung padala ko. Sa'yo galing tong mga bulaklak at milk tea?
Oh. Ha? Eh, bakit naman nagpadala ka pa ng ganito? Wala. Ano lang, nalalo ko kasi favorite mo yung milk tea. Tapos, ano, yung bulaklak, matagal ko na yung gustong ipadala sa'yo eh. Nung pumayag kang ligawan kita, papadalhan na kita sana ng flowers nun. Eh, nalalo mo, kaya ako biglang nagtanong ng address mo. Oo. Pero, di ba sabi mo may kamag-anak ang taga Laguna, kaya mo natanong yung address ko? Oo, pero dagdag rason lang yun. Ang totoo talaga nun, gusto kong malaman kung saan ka nakatira para alam ko kung paano ka puntahan. Pasensya na nga pala sa itsura ng bulaklak. Tatlong piraso lang yan kasi yan ang kinain ng budget. Okay lang no. Hindi mo rin naman kailangan magpadala pa eh. Gusto ko rin kasing mag-sorry sa'yo. Sorry? Sorry, kasi nasaktan ka dahil sa akin. Huwag ka na mag-sorry, Jerome. Na-realize ko rin naman na malaya ka namang magkagusto sa iba. Sa mas malapit, sa araw-araw mong nakikita. Hindi yung kagaya ko na sa social media mo lang nakakausap. Jessica, huwag mo namang sabihin yan. Para mo naman akong tinataboy eh. Hindi naman kita tinataboy. Ayoko lang na makasagabal sa mga gusto mong gawin. Nagkakaganyan ka ba dahil doon sa video? Tapos na yun. Hayaan na natin. Jessica, makinig ka sa akin. Yung video na sinasabi mo at yung babaeng nag-caption ng baby, ate yun ang tropa ko. Matanda yun sa akin ng 5 taon, kaya ate na rin tawag ko sa kanya. Ah, talaga ba? Oo naman. Totoo ang sinasabi ko. Ano, kung gusto mo, bukas, puntahan ko yung tropa ko tapos mag-video call ako sa'yo. Eh, bakit baby ang tawag niya sa'yo? Ewan. Siguro, nasanay na siya. Kasi, kapag napunta ko sa kanila, kinukurot niya yung pisngi ko. Tinatawag ko kong baby. Pero wala lang sa akin yun. Kasing unang-una, di ko naman siya gusto. Bakit? Eh, maganda naman siya. Pero mas maganda ka, Cheska. Huwag ka nang pumanat ng ganyan. Hindi naman ako bumabanat eh. Nagsasabi lang ako ng totoo. Eh, bakit nung nakaraan, halos hindi mo ko chinachat? Siguro, may kachat ka na nun na iba, no? Wala. Busy lang talaga ako nun. Ang totoo niyan, nagkasakit si Mama. Ubulagnat. Di ko alam yung gagawin. Iniisip ko baka COVID, pero ayaw naman ni Mama magpa-test. Kaya yun. Ewan ko. Siguro sobrang dami kong iniisip noon kaya hindi ako nakapag-update sa'yo. Eh bakit hindi mo sinabi sa akin? Eh, sasabihin ko naman talaga dapat eh. Kaso nga lang, ito, naunahan ng mga hindi inaasahang pangyayari. Totoo ba lahat ng sinasabi mo? Oo naman, Cheska. Totoo lahat ng sinasabi ko at seryoso talaga ako sa'yo kasi kung hindi, di naman ako mag-e-effort ng ganito at susuyuin ka. Bakit mo ba ginagawa lahat ng to? Siyempre. Ayokong mawala ka. Alam kong maraming kang pagdududa sa mga sinasabi ko. Pero patutunayan ko sa'yo na seryoso ako. Kaya sana, maayos ba natin to? Sana, tuloy natin kung ano man yung nasimula natin. No. Ayaw mo na ba? Galit ka pa ba? Basta next time, Jerome, kapag may mga pinagdadaanan ka, i-share mo sa akin para maparamdam ko rin sa'yo na may karamay ka. Kung andyan ka para sa akin, andito rin ako para sa'yo. Okay. Sige. Eh, ibig sabihin, okay na tayo? Napatawad mo na ako? Mm-mm. Ha? Ano? Di ko narinig eh.
Wala. Ha? Ano? Sabi mo ang pogi ko, ano? Hoy, ano ka ang sabi ko? Oo, napatawad na kita. Yes! Yes! Batiin na kami ng crush ko. Ay, ang lakas ng boses mo. Baka marinig ka ng kapitbahay niyo dyan na. Ah, okay lang yun. Basta ako, masaya. Cheska, namiss kita. Namiss din kita. Yes! Namiss din ako ng crush ko! Ang saya pala sa feeling kapag miss ka rin ng crush mo. Ingay mo talaga? Oh, nga pala, nag-almusal ka na ba? Nag-almusal kasi ako eh. Ay, ganun. Sakto. Nag-almusal din ako eh. Uy, Cheska, open mo yung kamo para sabay tayo nag-almusal. Ha? Dali na! Minsan lang eh. Naiwan ko sa'yo? Kulit mo? Sige na. O, ayan ha. Video call na to ha. Kuya Popoy at Ate Bea, sa ngayon nga po, tuloy pa rin ang communication namin ni Jerome. Mga 5 months na po kami nag-uusap at mas pinalalim po namin yung pagkakaibigan namin. Alam ko pong gustong-gusto po ako ni Jerome at gustong-gusto ko rin po siya. Pero hindi pa po kaming dalawa. Gusto ko po kasing magkita muna kami sa personal. Alam ko naman pong darating din yung araw na yon. Hindi naman po kami nagmamadali. Masaya po talaga akong nakilala ko si Jerome. Marami po siyang nasishare sa akin at palagi rin po niya akong ine-encourage. Natutulungan niya akong labanan yung pagiging mahiyain ko sa ibang tao. Sabi naman niya sa akin, nagpapasalamat din daw siya na nakilala niya po ako dahil ako raw po yung nagdala ng saya sa buhay niya. Kinikilig po talaga ako kapag bumabanat siya ng ganun. Sana nga po, magtuloy-tuloy lang kung ano man yung meron kami. Sa ngayon, hanggang dito na lang po yung sulat ko. Sana po ay nagustuhan nyo yung may klikong kwento. Maraming salamat po sa buong team ng Dear M.O.R. Lubos, nagkumagalang, Cheska. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Click tayo. Mga kapamilya, oras na natin, it's 14 minutes before 2 p.m. 1:46. Ay nako, no? Medyo kanina nag-chat kami ni Bea habang nakikinig sa ating kwento. Sabi niya, kumusta nga ba yung 15 years old tayo noon, Popo? Ayan, pero di ba nakakatuwa itong si Cheska and Jerome. Kaya nga ako nakikinig din ako ng husto, 'di ba? Para matuto. 'Di ba? Para matuto. Paano na nga ba dumiskarte ang mga katulad ko, mga young boys, 'di ba? Mga 15 years old kasi alam ko nung 15 years old ako very limited yung mga kakilala mo, 'di ba? Kung sino lang yung mga makakaharap mo kasi wala naman tayong lahat access pa sa cellphone noon. 'Di ba? Kung meron man kuhanan telephone number at bago mo makausap ang tatawagan mo sa bahay, 'di ba? Hindi naman kami ganoon katanda, okay? It's just that yung technology noon ay ganoon pa lang. Bago ka makatawag sa bahay, hello. Hello, good evening po. Pwede po makausap si Bea? Ah, wala siya eh. Kahit andyan. Diba kapag nakausap mo yung tatay o kaya yung nanay, ay hindi, ginagamit namin itong telepono. Para saan ba yan? Diba, may interview portion. Ngayon, pwede na directly. Diba? Pwede kang mag-chat dahil sa social media natin, sa TikTok, sa ano pa ba? Dito sa YouTube, pagka nagla-live. Instagram. Ay, naku,
Correct, mas malaki na ang neighborhood, ika nga, na mga pwede mong makakilala. Pero nakakatuwa, no? Sina Cheska and Jerome. Oo. Alam mo, pero alam mo, Popoy, aminin mo, yung mode of communication, yun lang yung talagang sobrang laking pinagkaiba. Pero, yung the way na makipag-usap, the way na mag-project to the opposite gender, and the way na kiligin, alam mo, same, same. Paano ka nga Bea, paano ka mag... Yung nagtampo ha, ganito, nagtampo, parang, sorry na, Bea. Bati na tayo? Alam mo, hindi naman ako galit eh. Ganun! Hindi naman Bea, ako galit. Paano yung paano yung ganun? Alin? Paano ba? Bati na ba tayo? Yung Ah, yun ba? Ala! That's why! Hindi nakatingin na. Hindi nakatingin ng diretsyo. Nakatingin niya sa kuko, sa kung saan. Galit ka pa ba? Bati na tayo? Friends na ulit tayo? Diba? Nakakatuwa. At saka po, yung aminin mo, yung kapag ka nung 15, ako personally, nakaka-relate ako dyan kay Cheska, na kapag ka merong nag-text sa'yo, nagtanong ng pangalan mo, anong number mo, syempre yung tropa mo, parang, ay! Alam mo, grabe makatulak, makasipa, na parang alam mo, grabe makaano, grabe makabuga, na alam mo yun, ay, ganda-ganda mo, girl, hama-hama ng hair mo, kaya-kaya, tapos ikaw naman nadadala ka, diba? Kahit hindi mo pa nakikita, kung sino ba yung nag-text sa'yo, kaya nag-chat sa'yo, parang kinikilig ka na. Alam mo, ganyan po po eh. Nung time natin, di ba, wala pang video call. So lahat yes. sa boses. Kapag ka-pogi yung boses, aray talagang i-assume natin ang pogi niya in real life. Boses lang puhunan na nung time na yun. Nakakaloka pero nakakatakot. Kasi alam mo yun, nakakatakot. Literal nakakatakot. Siya pala. Kasi, pag nakita na kayo, pag nag-eyeball na kayo, nako, ayan na doon mo nakikita. Sana naging boses ka na lang. Pero at least ngayon, dapat maging maingat pa rin tayo. Katulad nila ni Cheska and Jerome. Diba? Merong, follower ni Cheska nung una, si Jerome. Diba? Pero, kumbaga, hindi siya yung, ay, pogi, okay, sige, chat, go, bigay lahat ng mga information. No! Diba, hindi ganun si Cheska, to be fair with her, at dapat ganyan din ang mga kabataan ngayon. Diba, alam ko nakakilig, alam ko, pero okay lang minsan magduda ka eh. Diba, sandali, dapat masyado siyang pogi, masyado mabait. Kasi meron talaga mga poser, diba, meron mga fake accounts. Diba? Sa mundong ginagalawan natin ngayon, napakarami. Lalo na kung online friendship, diba? Online communication, napakadaling dayain ng lahat natin. Unless mag-video call na kayo natin. Pero kahit nga sa video call, may napaprank pa rin, diba? Nakakala mo. Yung mga kalokohan ng mga lumalabas, kahit na yun, sumasagot ka, tapos kala mo naiintindihan ka, kala mo delay lang, but no, sinigurado naman nila na you are talking to a real person. Pero alam mo kung saan ako mas naaliw? Sa very supportive mom ni Zach, na si mom si Mommy Kathy Castaneda. Sa comment section. Very supportive. Hello ma'am. Thank you. Huwag niyong gagayahin. Yung mga ganyan-ganyan ginagawa ng karakter. Yung Diana kay mga ganyan pa ganyan-ganyan. No? Pero alam mo, Popoy, totoo yan ha. Sa mga kabataan ngayon ha. Huwag kayong masyado magpadala sa mga kilig-kilig. Lalo na yung mga comment-comment na ganyan. Tapos yung profile, gaya nung kanina, di ba? Walang masyadong picture. Walang laman na kahit ano. Kaya dapat siguraduhin nyo legit yung identity bago nyo kausapin o bago nyo replyan. Hindi naman sa pagiging maldita or suplada. It's just you really have to protect kahit na your privacy, kahit na bakit dami pinopost online. Pero eto po, pwede dito ako medyo na aning, nag very very slight kay Cheska ha. Nung sumama yung loob niya kay Jerome, aba, nag-live ang bruha? Diba? Diyos ko po talaga. Parang, wala akong makausap, makapag-live na nga. Diyos ko, tay! Guys, wait lang. Talaga. Guys, hindi ko masabi sa kanya. Pero sa inyo, sasabihin ko.
Nakakatuwa, no? I need someone to talk to. I have nobody here. So kayo na lang. Kayo na, I don't know who you are. Kayo na lang. Kayo na lang yung share ko ng problema ko, mga strangers. Guys, utang na loob. Mga Gen Z, yung mga 15, 16, kahit anong edad mo pa. Pag may pinagdadaan ng kautang na loob, huwag kang mag-live, ha? Huwag na huwag mong ilalive, huwag kang iiyak online, huwag kang magpo-post ng picture na umiiyak na, sa totoo lang, ang cringe, ha? Didiretsyahin na kita. Ang cringe-cringe ng ganun. Kasi kung totoo yung nararamdaman mo, kung legit, kung genuine ka talaga sa nararamdaman mo, hindi mo ilalive yan. Ano, ipagmamalaki mo? Ano, may pinagdadaanan ka? Ano, may problema ka? At ano, hihingi ka ng payo sa mga taong hindi mo kilala? Utang na loob! Tsaka nakakatawa dito. Tsaka nakakatawa ng konti dun sa eksena ng mga ganyan, ano, Bea? Hindi nga alam nung tao na merong kansama ng loob sa kanya. Diba? Di sana siya yung kinausap mo, nahihiya ka, kasi wala, hindi naman kayo, wala. Pero, yung ibang mga tao na hindi nga alam na kung ano talaga, what's really going on inside your mind, tapos sila yung mahihingan, kung hingan man sila ng advice or makakakita ng, ba't umiiyak? Ano meron? Tapos panahon pa ng COVID, nako, ayaw natin makakita basta nang umiiyak, di ba? Na nagla-live. Diba? I don't know. Ako, hindi ko masabi, Bea, na it's really wrong. Kasi para sa akin, outlet na rin yan ng tao. Diba? Para sa akin, it's an outlet. Diba? It's another avenue. Ayan, pero, ito ha, kapag ka isinapubliko nyo kasi, of course, kung sino-sino ang pwede makisaw-saw dyan, pwede magbigay ng mga opinion, diba? Pwedeng i-bash pa kayo. Yun ang worst eh. Diba? Worst case scenario, ma-bash kayo at hindi nyo kayanin yung pambabash sa inyo. Oh. Diba? At sasabihin diba? Nyo, eh, hindi naman eh, legit naman kung ba't ako umiiyak, kung ba't ako ganito, ganyan. Tapos yung iba nga, gumagawa ng mga hindi maintindihan bagay na dahil sa bashing. Diba? Online bashing. At hindi natin gusto yon. Kaya just be responsible sa kung ano ang ilalife ninyo, sa kung ano ang ipopost ninyo. Sa akin, okay lang. Pasado na, Bea. Yung mga parinig-parinig post. Diba? Sabi nga kanina ni ano ni Nessie, yung best friend ni Cheska. Ikaw talaga, kamusta ka na ba? Ano ba yung mga post mo? Hindi, wala lang. Pero lahat ng post, may ano, alam mo yung may patama eh. May quotable quote. Diba? Yes. Oo. Plus may picture kahit pa na dramatic. Oh. Oh, kahit pa nga sinasabi natin, kahit na sinasabi natin minsan na ang mga pinopost ko ay dahil nagustuhan ko lang yung quote. Pero wag nga kayo. 'Di ba? Alam natin na ba't mo ipo-post ko na gustuhan mo lang. Ako nagsisave lang ako ng mga sabi ko, "Uy, quotable to. Baka magamit ko in the future. Sasave ko lang. I don't need to post it." Yeah. 'Di ba? Ayun, pero sasabihin natin. Sabihin natin, hindi. Gusto ko lang mag-post ng ano, life is good. I'm okay. Wala namang problema, pero depressing yung quote ko. Ay naman, dumaan din kami sa mga ganyan bago ako naging 37 years old. Naging 15 ako, naging 16, 17, 18, 19. Wala lang kaming Facebook noon, pero meron kaming Friendster, meron kaming Multiply, meron kaming, ano pa ba yun? Ano no? May MySpace ka ba nun? MySpace? Hindi ko na naaano yan eh. No? Oo, hindi na. Oo, Twitter! Parang ano na, overloaded na yung utak ko noon. Twitter ko, nakalimutan ko password ko, pero nandyan pa yun. Pero mga kamargada, ang point is, wala, sabi nga ni Popoy, wala namang masama na umanap ka ng outlet, okay lang online. Pero alam mo yun, kung outlet lang din naman, siguraduhin mong healthy na outlet yung pipiliin mo. O di naman kaya, if you really want to express it online, pwedeng idaan mo sa kanta, yung recorded na. Pero wag yung live, kasi raw yung emotion mo dun eh. Pwede kang makagawa ng isang katangahan. Utang na loob. Gusto mo ba yon? Ha, nasaktan ka na nga, magmumukha ka pang syunga-syunga. And again, didiretsuhin kita, ang cringe, ha, kamorgata. Huwag niyong ipahiya yung sarili ninyo. Oh. Well, aside from that, sa sinasabi niya Ate Bea ninyo, siguro ang... baka nga tita Bea. Din. O kasi may mga bata na nakikinig din sa atin, ano? Siyempre, sina Vivery nandiyan, ano? Ibig sabihin lang rin is maging responsable ka nga.
'di ba, sa pwede. Okay lang, sige mag-live ka to entertain, 'di ba? Pero kung magla-live ka nang dahil malungkot, devastated, galit. Ang ayaw kasi natin dito is yung ano eh, yung balik, 'di ba? Kapag ka bumalik, mahirap eh. Yun nga yung online bashing. Ganyan tapos mamumroblema ka na sa pag-aaral mo. 'Di ba sisitahin ka na ng parents mo? Ano ba kasi yung pinost mo? Bakit ganoon? Ano bang problema anak? Hindi wala kang sinasabi. Mga kapatid mo, uy, sino ba yung ano mo? May kaaway ka pala, diyan ka lang naman lagi sa kwarto. 'Di ba may mga ganoon? Correct. Iba pa rin yung nakakausap mo ng face to face, yung mapagkakatiwalaan mo. 'Di ba? Pero syempre, if you're using it for content or followers, well sige, pengin na lang balato pag kumita. Well. Pag nag-viral ka, pero again, you always have to face the consequence ng gagawin mong pagpapaviral sa sarili mo, ha? At saka kamarkada, sa ganyang edad, Popoy, no? Yung mga 15, 16, mga ganyan-ganyan. Kahit actually sa edad natin, hindi mo pa rin, hindi mo pwedeng sabihin unbothered ka sa mga pwedeng i-comment sa'yo, wala kang pakay, maapektuhan at maapektuhan ka, masasaktan at masasaktan ka, pustahan tayo. Oh. Kasi syempre, Popoy, aminin mo, pag nag-live ka, gusto mo, o nag-post ka ng kahit ano, gusto mo ikaw yung papaboran. Ikaw yung kakampihan. Alam mo yon, yung makikiramay lahat sa'yo. Pero again, hindi lahat yan mag-a-agree sa'yo. Hindi lahat yan natutuwa sa'yo. Kaya alam mo yon, prepare yourself. Siguraduhin mo kung ganyan talaga ang gusto mong style. Eh, prepare yourself na for the worst na pwede mong makita or mabasa dyan sa comment section or kung sino man yung mag-share. Okay? Kami nga, ano, sa profession na ito, Bea, I've been around from 2005. Pero from time to time, kapag kami makikita kang medyo, sabi mo nang hindi favorable or of... medyo below the belt. Of no taste, masabi na natin, no? Na mga komento na parang, alam mo yung, pwede mo namang, okay lang, di ba? Parang pwede namang pagpagin na lang. Pero no, di ba? Eh, syempre, tao rin tayo, may emosyon tayo, and ayaw nating expose yung sarili natin because you're too young. Di ba? You're too young. Hindi namin sinasabi na ang KJ nyo naman, Kuya Popoy, Ate Bea. No, hindi kami KJ. We just want you to protect your mental health. We just want you to protect your emotions. Di ba? Kesa naman, sige, encourage namin kayo. Sige, post lang kayo ng post dyan. Pagka na-bash kayo, oh, pwede kayong mag-ano sa amin, Dear MOR natin yan. E paano kapag ka nalaglag ka sa matinding depression, di ba? Kung sakali, mga ganun. Ayaw natin yun. Ayaw natin yun. Pero ito ang gusto namin gawin ni Bea, di ba? Ay ang basahin muna ang maraming mga nag-message sa atin. Congratulations daw, Zach and Fivery from Crystal Guevara. Thank you. Correct. Oo. Napakagaling. Lalo na ni, ano, ni Vivory. So me when I was 18. Oh, yeah. Ako naman si, ano, si Zach. Ganun ako eh. Alam mo bang Inglesero rin talaga ako dati? Hirap ako mag-Tagalog. Yes, I really find it hard to speak in Tagalog. But thank you talaga kay Zach, ano? Ayan, dahil parang nakita ko talaga sa kanya yung sarili ko rin. Ayan, sa pagsasalita. Pero hirap ako mag-Tagalog. Pero mas hirap ako mag-English hanggang ngayon. Ako naman ganon. I don't know with Zach, I know. Pero ang galing mo mag... Hindi. Hirap talaga ako magsalita. Ganun. May ikot-ikot yung... naging Ilonggo na. Ang galing. Okay, eto sabi ni Ready Boy, ni RB, you cannot please everybody sa live. Kaya mas mabuting sa privado mo na lang muna. Oh, di ba nga? Sabi ni Mark Louis Espiritu, hi nako, ilang beses na ako na biktima ng ganyan. Online girlfriend. O isa pa yan, Popoy. Huwag niyong jojowain kung online niyo pa lang nakikita. Okay lang, sige, MU, pakilig-kilig. Pero kailangan makita niyo muna in person. Kailangan ma-experience niyo muna yung tunay na ugali bago kayo mag-commit into relationship. Pero utang na loob, sana 18 years old and above ka na bago ka mag-relationship. Diyos ko, 15? Talaga ba? Alam mo, Popoy, aaminin ko ha. Ito, aaminin ko na mga kamarkada ha. Mahilig ako sa mga kilig-kilig na ganyan. Oo, nagka-boyfriend na ako ng mga high school ako, mga 15, 16, or tama ba? Sige, 14. Pero ngayon, habang iniisip ko yun,
Pero Popoy, ano lang yun? Alam mo yung mga papilang-papilang masabi lang na mag-jowa kayo pero hindi naman talaga kayo nag-uusap. Nag-uusap kayo sa chat, pero pag nag-uusap na kayo in person, wala, nagkakahiya. Ano yung mga ganun-ganun lang? Pero ngayon, nare-realize ko, ay, sana hindi ko ginawa. Ang chararat. Diyos ko, what was I thinking? Uy, so, ano ko ba? Okay lang. Oo, kasi, alam mo, seryoso. Alam mo, ako natutuwa ako dahil nagkaroon na rin naman ako ng parang ganyan ano, mga ka-relationship. As early as 14 years old, 'di ba? 14, 15. Alam ko yung 14 years old ako, meron na akong girlfriend noon. Pero ito yung ano lang, more of kausap lang. Oh, walang hindi masyadong holding hands. Yeah. Oh, 'di ba? Hindi kami parang mga sawa na sinasabi ng mga teacher noon. Inis na inis sa mga teachers eh. 'Di ba sa school natin at kahit mga magulang noon, ano ba kayo? Para kayong mga sawa, mga naglilingkisan kayo diyan. 'Di ba ganoon eh, nakalingkis. Parang kapit na kapit. Kumbaga marami pang oras para diyan, para magyakapan, para magakbayan, para maghawakan ng kamay at maglambingan. 'Di ba in the future? Yan muna ang sabi sa amin ng mga teacher, yakapin niyo muna 'yung mga libro niyo. Yan ang bulat Latin nyo, yan ang buksan ninyo, yung mga libro nyo noon. Diba? Yan ang arali ninyo, hindi yung inaaral nyo na kung paanong iingatan ng husto yung relationships ninyo. But still, syempre hindi mo naman mapipigilan yung puso mo, gustong-gusto mo itong babaeng to eh. Diba? Gustong-gusto mo itong lalaking to eh. That's fine, pero ang alam mo, ang paalaala nga ng aking magulang noon is, sige okay lang anak. Pero inspirasyon lang ha, hindi dapat makasira ang pakikipag-girlfriend mo, 'di ba? Or pakikipagkaibigan mo sa pag-aaral, lalong-lalo na, 'di ba? Although alam natin hindi naman lahat na nang nakapag-tapos ng pag-aaral naging successful sa buhay, of course not. Ina-acknowledge natin 'yan, pero iba pa rin kapag kayong walang distraction, 'di ba? Na lagi kayong nag-aaway, lagi kayo or better yet, 'di ba, the early pregnancies, 'di ba, para ma-avoid yung mga ganyan, asikasuhin niyo yung pag-aaral niyo. Isipin niyo lang ano sa mga teenagers natin, kung sakaling libro ang binubulat-lat niyo noon at hindi ibang bagay, there will be no ano, or mababawasan yung mga early pregnancies na 'yan. Oo, oo, oo. 'Yun at dapat ang ine-explore ninyo. Tsaka take it from us, Kamarkada, ha? Nanggaling na kami dyan. Take it, kami ang paniwalaan ninyo. Mm-hmm. Hanapin nyo yung future nyo, hindi yung ka-forever nyo at 15, 16, 14 years old. At tsaka utang na loob sa mga kapwa ko babae dyan. Ah, sige, kinikilig-kilig ngayon. Yung mga nakikita nyo sa mga ganyang edaran, wala pa yan sa pwede nyo makita, makilala kapag ka, alam mo yun, nakapagtapos na kayo, na doon na kayo sa real world at nagtatrabaho na kayo. Yung mga yan, mga butiki lang yan, mga pakmo lang yan. Wala yan sa mga pwede yung makita talagang maging forever talaga. Mag-iba pa itsura ng tao. Sinasabi ko sa inyo, mapababae, mapalalaki at 15 years old, Bea, ito ha, at 15 years old, yung mga dati na parang hinahabol-habol na mga boys, ngayon, yung iba kong mga ano, sabi ko, anong nangyari? At yung dati mga hindi pinapansin, parang sayang, sana siya na lang pare. Yan. Diba? At saka Kamarkada, Diyos ko, mas gwapo, mas maganda yung alam niyo yung talagang inalagaan yung kinabukasan may narating kesa doon magaling lang basketball pero walang maisagot sa quiz. Utang na loob! Alam mo yun, naging start na humingi pa ng papel sa kaklase. Utang na loob! You deserve better. Okay, you will see someone better. I-enjoy nyo, oo, pero wag nyo masyadong seryosohin utang na loob. Yung mga nakikilala nyo dyan sa mga pag 14, 15, 16 years old, kahit na nga 17, course. 18. Wala pa yun. But of course, ito lang ha, meron din naman kasi talaga yung mga taong, yan, yung katulad ko. Diba, na cute na nung bata. Cute nung 15 years after and more. Hindi na ganun ka-cute, pero lumevel up na lang sa gwapo, boy. Meron din naman yung mga ganun. Na-maintain yung tikas, yung ano. Okay. Ah, basta ako. Aray, Rico. Rico, lumagot ako yung ano ko. Nakarma agad ah. Pero ako, na-maintain ko ah. Na-maintain ko yung aking ano ah. Ano? Market value ah. Market value! Market value! Hindi.
Hoy, excuse me. Valedictorian ako nung ano, nung high school, dean's lister ako ng college. Look at me now. Still cute and thriving. Charot. Anyway. Ay, nako. Sandali, ito, basahin pa natin yung iba. Sina Marichu Gerochi, salamat sa inyo. Ayan, sina Claribel Noma, sabi niya, wow, nag-enjoy po kami sa story ngayon. Of course, siya Jess Jornales, humihirit na ng part 2. Kasi hindi pa rin sila, they're still friends, very close friends, diba? Away from each other. Tingnan natin kung magkakaroon ng part 2. Tingnan natin, pag wala ng COVID, magkita sila. Kasi mga bata pa ito, Bea, ha? Yung iba sinasabi, hindi magkita, hindi pumunta ka. Of course, hindi. May, ang hindi pa rin naman pwedeng biyahe lang ng biyahe at 15 years old, no? Ay, oo. Diyos ko. Lalo ngayon, uso yung mga kidnapping. Anyway, sabi ni Ella, Elena Duga-Duga, pero aminin nyo, pag puppy love, ganito talaga ang datingan. Diba, guys? Oo nga. Ikaw na nagsabi, puppy love lang yan. Diyos ko, yung sirisokin. Sabi ni Jenten, nakakabata yung story. Sa true lang, naalala mo yung past mo, yung nakaraan mo. Nakakabata nga. Sabi ni, asan pa? Ito, pabate. Sean Lee Guko. Shoutout naman po sa Kobacha family in Palo, Leyte. Ayan, from Guko in China. O, diba nga? Saan pa? Sabi ni Marvin Pogi, bata pa kayo, huwag muna kayo mag-focus sa love, ha? Study first. Marami pa kayo makikilalang katulad kong Pogi. At katulad kong Pogi. At tapat. At tapat siguro. Tapat. Kaya lang, dahil kasinungalingan, hindi na ituloy. So, tapa na lang. tatapahin. At syempre, Popoy, bago tayo umusad ng bonggang-bongga, maraming salamat syempre kay Vivory at kaya Zach sa pagbibigay ng oras sa atin dito sa Dear MOR. At pasalamatan natin eto mga kamorkada, panoorin nyo, tingnan nyo kung sino nga ba ang mga tao sa likod ng drama for today. Nasa'yo na ang lahat, minamahal kita pagkat nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko. Mali nga kasi ang iniisip mo, Jessica. Minamahal kita. Sorry ha, sorry kung nakaka-istorbo ako sa'yo. Nasa'yo na ang lahat, minamahal kita pagkat nasa'yo na ang lahat. At syempre, alam namin curious kayo. Mm-hmm. Napakinggan natin yung drama. Ano bang nangyari behind the scene? May kwentuhan bang naganap? O eto na nga, o bibigay na namin. Although for me, it was so fulfilling. Kasi actually, dati ko pa talaga pinapangarap to. Like, it's one of the things I want to do in my whole entire life. Kasi usually, diba, dito sa showbiz, talagang kita-kita yung mukha mo, yung buong katawan mo when you're acting. But in this experience, talagang natatest yung versatility natin as actors. Actually, sobrang different eh. If you're comparing this to acting in front of the camera, comparing to recording, parang you still have to show your emotion. Eh. Yeah. You can't just be like, You can't just be platonic or parang your face is not moving. Dapat you still have to be in that moment. Okay. And actually, it's a fun experience kasi parang this is like my time na I stepped out of my comfort zone. I've never ever done this. Kaya sobrang big experience. Yeah, true. Click tayo sa Dear MOR Celebrity Specials featuring the voices of Zach Castaneda. Mali nga kasi ang iniisip mo, Cheska. And Vivory. Well, sorry ha. Sorry kung nakaka-istorbo ako sa'yo. Pwede mo nang balik-balikan ang kilig sa ating MOR Entertainment YouTube channel simula June 27. Dear MOR, iba ang kilig sa urig. Iyan naman na. Mga kapamilya, nakita nyo at dahil nag-click tayo, diba? At nagustuhan naman pala nila Zach and Vivory ang kanilang experience. I hope we can do it again sometime. Correct.
O, ayan na, nakita niyo na, June 27 sa lahat ng mga absent today, sa lahat ng mga late. O, pwede niyo balikan yan sa June 27. Mm-hmm. Dito pa rin syempre sa MR Entertainment YouTube channel. Yan. Kaya naman, thank you so very much mga kapamilya. No, hanggang sa mga susunod nating kwento. And please do not forget na makakasama nyo pa rin kami kapag ka-weekends ano, sa ating Spotify. Diba? Dear MOR, the podcast. Ayan, welcome po kayo dyan. Saturday, Sunday, ibabad nyo lamang dyan. Makakasama nyo pa rin po ang mga paborito ninyong kwento kung saan ay makakuha kayo ng mga leksyon sa buhay. Alright. Nakasama nyo nga po kami. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Gwapopoy. And of course, gorgeous B, the blushing Bea. At syempre, lagi namin paalaala, stay safe, stay healthy. At kahit ano nga po mangyari, mga ka-family, please, stay happy. Happy weekend. M-O-R.